So dito yung area kung saan ginagawa yung ating mga alas. So customized. So tawag sa kanila ay mga platero. Platero, all goldsmith. All goldsmith. Sa English. English. Ano? Yan po si sir, ano pong ginagawa niya? Ano yan, half eternity, tapos meron siyang solo doon sa ano yan. Yan naman po ay necklace po yung ginagawa niya. Yung mga gaito pong design, sir. Binidikit-dikit niya po. Yes. Na. Yan naman po ay pendant naman. Pendant. Mm-hmm. So, gaito ang itsura kapag ano pa yung gold. Hindi pa masyadong, hindi mo pa ma-appreciate. So, sa area naman ito, yan yung ating polisher, si tatay. Ito ay white gold white solution. Gold. Rhodium liquid metal yan. Ito yan. Tapos rose gold, ito. Then yellow gold solution yan. Dito naman tayo sa ating stone setter. Ayun sa bato. Apo, ayan. Kakabit. Kakabit yung mga bato. So, ayan po, kukopyahin niya yan. Kailangan maging ganyan. Mm. Kaya naman pinabago dahil yung setting niya is manipis. Okay. So, solid po ang gagawin para yung bato kapit na kapit. Sa mga naghahanap po ng murang paggawaan ng alahas pero quality po yung gawa, punta po kayo dito sa my second floor, the Jewelry Building, Green Hills, San Juan City po. Yung mga solid, ito yung pwesto ni Ma'am Julie sa The Jewelry. Tapos ito yung sa cellphonean. Apo, cellphonean po. Yan. Tapos pasok lang kayo dito sa loob. Ayun sir, ang landmark to. Para kita nila. Ito yung landmark daw. Tapos pasok lang. Pasok tayo. Yan, ano po siya, no? Malawak. Sobrang lang. Puro malawak. Jewelries po. Tapos tumbukin lang nila to, yung hagdanan dito. Yes. Nandun sila sa bandang dulo, malapit sa aquarium. Opo, malapit sa admin office. Tapos ito, matagal na po ba to? Sobrang tagal. Itong pwesto na to? Parang sunod na nga po itong gigibain. Kasi, ang tagal na namin dito, nagulat ako, meron pa lang. Meron, oo. Tapos yan lang po, may katabing, sa katabi ng elevator. Opo. Sa tapat. Elevator. Tapos, dito lang. So, ayan po. Goldsmith. Yung mga solid, ngayon nandito tayo sa Green Hills. May iba naman tayo, goldsmith naman or platero. Yes. May nakita kami dito, meron palang secret shop. Yes. Kala mo sa Green Hills mga pang ano? Kala ko lang po, meron puro cellphone, bag, sapatos. Meron din pala dito sa The Jewelry. Ma'am Julie, invite niyo naman po sila dito. Yes, punta po kayo dito when it comes po sa mga paggawa ng alas ninyo. Customized po yan, mga nagpapakasal. And then, yung mga i-engage pa lang. Ayan po, meron tayo ng free quotation. Sa aming contact number, pwede nyo kami ma-reach dyan through our Viber po. Contact number po? Okay, for Globe po, sir, 915-200-5311. And then, sa Smart naman po, 0921-562-0130. Free quotation po yung wala po kayong babayaran. Facebook page po? Facebook page, Happy Gold Jewelry Repair Shop and Goldsmith. Lalagay na lang. Ito po yung name ng kanilang yan. Pwesto. Yes. Emily's Happy Gold Jewelry Repair Shop. So, pag may nakita kayong kulay black, kami na yun. Sila na yun. Tapos, paano po isa malalayo sa shipping? Okay po. Shipping po, through Lalamove, Grab po. And then, pwede po kayong mag-book. And then, pwede rin naman po kami. And then, po sa pagbayad po, 50% deposit po. And then, pag natapos na po, fully paid po bago i-deliver. Basta PM na lang si Madam. Opo. Pag sobrang layo na po, pwede po LBC. Kontakin nyo na lang po. Yes. Okay. Tara, samahan nyo kami sa loob. Silipin natin yung mga paggawa nila. Yes, tara, pasok kayo. Ituturo nyo po tayo sa loob paggawaan. Pag-gawa. Yes, tour ko kayo. Tara, arat na. Alamin din natin yung presyo kung magkano paggawa. Yes, so dito yung area kung saan ginagawa yung ating mga alas. So, customized. So, tawag sa kanila ay mga platero. Platero, all goldsmith. All goldsmith. Sa English. English. Magkano naman po magpa-repair? Depende po. Pag hinang po, usually 100 to 200. Depende po dun. Depende sa karat, no? Yes, sa hihinang. Sa mga wedding rings po? Usually po, wedding rings, 1.5 labor po yun. Tapos yung gold. Magkano naman po pa-customize ng wedding ring? Depende rin? Depende. Sa kakainin gold po. Price range na lang kaya para okay. May idea po siya. Ares na siguro mga 20,000. Tares na yun. Tapos mga ilang karats po yun? 14. Standard lang. Yan po si sir, ano pong ginagawa niya? Ano yan, half eternity, tapos meron siyang solo doon sa ano yan. Pwede rin yung kanwari, may nakita po sila sa internet, pwedeng gayahin. Oo, pwede. Tapos yung mga ganyan po, gano'ng katagal? Usually po, 1 to 2 days, gano'n lang. 1 to 2 days.
Pero pag peak po, medyo tinatagalan namin 3 days. Peak season, mga Pasko, ganun po. Yung uso ang wedding, June, ganun. So ayan, platero ko rin yan. Mga iba-ibang design. Yan naman po ay necklace po yung ginagawa niya. Yung mga ganito pong design, sir. Dinidikit-dikit niya po. Yes. No? May mga bato po yan, diamonds po. Tapos ito po si sir. Yan naman po ay pendant naman. Pendant. So ganito ang itsura kapag ano pa yung gold. Hindi pa masyadong, hindi ko pa ma-appreciate kasi nga. Kasi hindi pa nalinis. Ano pa lang ako. Scratch pa lang siya. Polishing. So sa area naman ito, yan yung ating polish sure si Tatay. Tatay Ju. Shout out, Tay. Hindi ka na ginagamit. Ito ay white gold white solution. Rhodium liquid metallian. Uglit ito yan. Tapos rose gold ito. Dendero gold solution yan. Medyo baliktad lang sila ng tapos binababad din po ba yan? Oo, ginagamitan namin yung converter charger para kumapit ko naman. Pag-dipitin lang dami sa ito. Kakapit na yung pinutad. Kano naman po kalinis? Usually po pinipray ko yung pagka mga customers ko. Pero pag yung mga... Pag iba ano, po, mga 50 pesos, ganun po siya. May hintay naman po. Maantay po siya. Yun, tingnan natin to. Tapos apoy ulit. Ganun. Ma-proseso pala po, no? Hindi basta-basta. Opo. Ito po yun, eh, no? Pinaplata nila dito. Oh, tama. Ito. Na ano yung ginto. Pag sila tunawin, paplat nila dito. Yan. Alam mo, galing yan. Lolo ko, platero, eh. Sa kaya po. Alam mo. Roy. Dito naman tayo. Yun. Sa ating stone setter. Ayun, sa bato. Opo, ayan. Kakabit. Kakabit yung mga bato. Na may mga diamonds po. Nag-ano kami ng diamonds, moissanite, signity, CBD, kung anong klase po mga bato. Magkano naman pong pakabit ng bato? Depende po pag maliit na sa 50, 100, depende po. Pero pag carat size po, medyo pricey na. Kailangan kasi ingatan yun. Yan po yung nilalakyan niya na yung ano, yung lagayan. Lagayan, opo. Yan po, matagal po yan, no? Paglagay matagal, ng bato. Matagal, kasi ang dami niya. Nag-i-engrave din po ba kayo? Yes, na-engraving tayo. Magkano naman po? Sa ring po, 200 tayo per 200. Ring. Depende rin kung gaano ka, ano yung haba yung ilalagay. Tapos ito po? So, ganito rin po yung pendant kamukha nung isa. Kasi may customer kami na gusto yung mga pendant talaga. So, ayan. Ganito rin. Alas pareho nung isa. Kasi isa lang may ari. Magkano po inabot nyo sa ganyan? Usually po, nasa 100,000. Kasi sa amin yung bato, may mga bato rin. Sa inyo na lahat? Opo. Tapos mga suki-suki. Tapos dito naman po? Dito naman po, may copy. So, ayan po, kukopyahin niya yan. Kailangan maging ganyan. Kaya naman pinabago dahil yung setting niya is manipis. Okay. So, solid po ang gagawin para yung bato kapit na kapit. Pwede rin pala yun ang pagdadala din ng pagkagayaan. So, opo, marami din kamukha. Para perfect, keep on copy talaga siya. Kay customer yun. Yes. Babalik namin. Tapos, or gusto niya, tanggalin na yung bato. Papag-gold in, pasok yung gold. Mga resize, palaki-paliit. Nagpapalaki-paliit kami. Bracelet, mga relo na gustong bawasan. Meron din tayo mga sing-sing, masyado masikip na. Papaluwagan natin. Mga madalas ginagawa po, pinapagawa? Resizing, palaki-paliit. Tapos hinang, naputol na maninipis na chain. Yan, hinang. Lahat kaya, hikaw. Kahit yung mga napakahirap, ano hin, kaya namin. Wala kami hinihindi eh. Depende lang talaga po sa budget. Yes. So, dito naman sa area na to, sir, dito yung mga samples namin na usually mabenta ng mga items. So, example po sa wedding ring sa mga magpapakasal, ayan po. Ayan. 14K yellow gold po. Ayan, meron tayong 27,000 na paired. Pares na sa babae lalaki na. Bale, ito ay pre-engraved na po and then free box. And then warranty po natin 1-year cleaning po. Ilang carats po 'yan? 14 carats. Ginagramo pa ba 'yan or fixed na 'yan? Opo, gram siya. Ayan, may naka 6.8 grams. Eh paano pag tumaas yung iba na 'yun? Ah, iba na. Oh. Titimbangin pa rin. Titimbangin ulit tapos ano? Ilan na po ba? Magkano na po? Ano na ba ngayon? Ang ginto. Per gram po. Opo. Pagka made to order kasi sa amin, medyo talaga mababa. Kaysa doon sa mga nabibili na nagawa. So, dito po, iba talaga. Iba ang presyo. Opo.
Tapos so, ito, pwnable. Yes, opo. And okay. Then, sir, meron tayo dito mga ring, eh, hikaw na mabenta sa atin. So, ito for example. White gold? Yes, white gold naman siya. Kanina, yellow gold ito. Yung pwede natin siyang i... Kinustomize nyo po yan? Yes. Pwede siyang, yan. Pwede ito lang. Pwede okay. May ganyan. So, parang ibig sabihin na parang, uy, bongga ito. Ibang no? Sikaw niya kahapon, iba rin ngayon. Pwede, no? 2-in-1. So, ayan. Ito po yung mabentang setting namin. Kano naman po? Detachable. 36,000 naman siya. Diamond po yung side. Yung gitna po ay moissanite lang po. Yung may mga pearl po, ganito po yung mga setting na magaan lang po. Mm. Yan. Lagay ka na lang ng pearl dyan. So, may sing-sing ka na. Lalagyan na lang. Oo po. Magkano naman po? Usually po nasa 10,000, 8,000. Depende po depende, sa gaan depende. At bigyan. Opo. Punta na lang sila dito. Yes. Or checkin nyo nila yung ano, Facebook page. Opo. Makakonta kami doon. Meron din kami Viber. So yun sa number na binigay ko. So dito po, yan, 4-5 po yan, ganyan. Maliliit lang siya. Yung medyo malaki po nasa 35. Sama na yan lahat. Pwnable pa ba yung mga piyaw na yan? Actually, opo naman. Pwnable naman siya. Kasi 24 karats. Ah, 24 karats. Medyo hollow lang po yan, kaya madaling mapipi. Ay, may mga question pala kapag napipi po yung mga alas nila na hollow po. Usually po, lalo na pag ganito po, hindi na po namin maayos. Maayos po. Kasi ang hirap niya, lalo lang siya mayuyipi. Tapos yung mga bangle na may deform, hindi na po yun. So, ang anong talaga nila? Tutunawin na lang. Tunaw natin, then gawin natin panibago. Pero yung mga ganito po, hindi namin nagago. Kasi machine. Kaya mangyayari, tunaw lang. Tunaw lang siya, papasok sa ibang design. Opo, yan ah. 4, 5, 35, 25. 4,000. Yes. Tapos mga necklace? Actually, Saudi gold to mga ganitong style. Mm-hmm. May Japan din po ba kayo? Ang Japan kasi wala akong Saudi. Puro Saudi, Saudi gold. Opo. Kasi yun yung supplier ko rin. Nipis, no? Nipis. Nipis siya. Worth magkano naman po yan? Usually po mga ganito, 5-5. 5-5. Talagang babae, pag babae no? Talaga ako halos. Yeah. Ito mga jade, Dihira. Ano ba yan? Mga jade, ito, ano ba ito? Ay, yung mga ano na to. Parang ano lang po ito, parang... Fancy-fancy yan ba? Opo. Sabi daw ginto, pero parang feeling ko hindi kasi pag inuri. Parang papel lang siya na pinapong lang po. Sa jade? Opo. And then yung jade, hindi siya original. Kaya 500 lang siya. Nababasag din? Opo, nababasag siya. Kasi parang plastic. Ito pong bracelet na to, nagagawa po namin to. Kaya, kaya namin siya. Mas solid na. Kasi usually mga ganito parang hollow, mabangga lang, napipipi. Kaya namin yung ganito. Pero yung mga klase ng mga ganito... Tapos yung mga lock, ayaw nyo rin gawin, no? Yes, nag-repair kami ng lock. Okay. Yung mga ganito lang medyo hindi kaya. Na kasi sobrang nipis na yan, eh. Maliit, sobrang detalyado. Talagang sasabihin nyo naman po kung kaya i-refer o hindi, yes, di ba? Yes, pag kaya. Meron tayong name pendant, sir, ah. Nag-name pendant sige, tayo. Sige, example. So, for example, kasi kinukuha agad, eh. Kanyari, yung mga ganitong letter M, ganyan. Mm. Or gusto nyo mas mongga na mga letters. Usually po, 1,000 ang labor, ganun po. Hmm. Depende sa arte. May dala silang ginto, pwede. Pag may dala silang ginto, labor na lang. Kung sapat naman yung gold. Pero pag wala silang dala, sa inyo magpapagawa? Pag wala po sa amin dala, sa amin yung gold. Mainstream. Kano naman po yan? Ito ay nasa 29,000. Yan ha, gumagawa rin po kayo ng college ring. Yes, meron din kami. Makakagraduate lang dyan. Lahat, casting, yan. Wala problema. Na. So lahat po na naghanap ng affordable dito sa Within Jewelry, ay Within Green Hills, meron po kami. Customized. Nasabihin naman po nila na hindi nila kaya sa kaya. Yes. So, pero wala kami hinihindihan, lahat kaya. Yun. Yun ang Pinoy. Ay, may TikTok account din tayo, Mami Judicious. Para makinig kayo ng update tungkol sa mga ginagawa, nagpo-post po ako ng mga paano gumawa ng alas. Ganun. Yun. Okay. Yung mga solid, nakita na natin yung mga repair station nila Ma'am Julie. Tapos nagbibenta rin sila ng ginto. Lahat nandito na. Last na, Ma'am Julie, invite nyo po ulit sila dito. Ayan po, sa mga naghahanap po ng murang pagawaan ng alahas, pero quality po yung gawa. Punta po kayo dito sa my second floor, the Jewelry Building, Green Hills, San Juan City po. So nasa loob po kami ng mall, sa may tabi po ng admin office, and then malapit sa cellphone na. Lalagay ko lang po sa description yung kanilang info. Yes. Thank you po. Thank you, sir.